Nasa 100 ang bilang ng mga pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa barangay Mabini sa lungsod ng Mandaluyong. Si Jay Sabale, naka-alerto 24. Sa amateur video na ito, kitang-kita ang nagngangalit na apoy na tumupo sa may higit 30 bahay sa Insider 1, Creekside Barangay Mabini J. Rizal, Mandaluyong na nagsimula pasado alas 9 kagabi. Dahil gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Maya-maya pa, nakarinig na ang mga residente ng malakas na pagsabog. Pagka-video ko na lang po, biglang sumabog, tapos sininto ako na Natakot po ako, tumakbo na lang ako. Si Aling De La Swan, na 28 taon nang naninirahan sa lugar, isa sa mga nasunugan, wala raw na isalba. Hindi ko alam kung paano. Bahala na. Nandiyan naman ang Diyos. Siya naman ang nakakaalam lahat kung saan kami ilalagay. Ayon sa mga bumbero, hindi daw naging madali ang pag-apula sa apoy dahil sa looban ito at kinailangan pang pumasok sa mga iskinita. Medyo nahirapan tayo kasi looban nga yung iskinita. So bali naghanap tayo ng ibang route na nakita nga natin. Merong factory ng bakal, umakyat tayo doon para doon tayo mag-concentrate. Then yung iba, naghanap din ng ibang daanan. Ang may 100 pamilya na nawala ng tirahan sa mga pinagdikit-dikit na upuan at lamesa sa mga classroom ng Renato Lopez Elementary School nagpalipas ng gabi. Nakatanggap na rin ang mga biktima ng relief goods mula sa DSWD ng Mandaluyong. Walang napaulat na nasawi sa naturang sunog na tinatayang tumupo sa mahigit 300,000 pisong halaga ng ari-arian. Jay Sabale, Nakalerto, 24.